lahat. Si Jesucristo'y nabuhay na naig sa kamatayan. Aleluya, aleluya. Panginoon ang nagpirang sa tinubos niyang bayan. Nagpupuring mga hinirang, masayang nagdiriwang. Magalak tayong lahat. Si Jesucristo'y nabuhay na naig sa kamatayan. Aleluya, aleluya. Sa ngala ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagkapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, nawa'y sumaiyo inyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyariang Diyos. At sa inyo mga kapatid, nalubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal ng Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng mga pangyariang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming nasa langit, nililiwanagan mo ang iyong maasang ilaw, ang mga naliligaw na iyong pinababalik sa daan para ikaw ay matagpuan. Ang mga kabilang sa nananalig sa iyong anak ay pagkalooban mong magwaksi sa tanang salungat sa ngalang Kristiyanong sa iyo'y tinanggap upang ito'y talagang mapangatawan ng ganap sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, pinagpala ng Diyos si Esteban at pinuspos ng kapangyarihan. Anupat gumawa siya ng maraming himala at kababalaghan sa harapan ng madla. Nakipagtalo sa kanya ang ilang kasapi sa sinagoga ng mga pinalaya na binubuo ng mga Hudyong taga Sirene, taga Alejandria, taga Galicia at taga Asia. Ngunit wala silang magawa sa karunungan ni Esteban na kaloob ng Espiritu. Kaya't lihim nilang sinulsulan ang ilang lalaki na magsabi ng ganito, narinig naming nilalait niya si Moises at ang Diyos. Sa gayoy, naudyokan nilang magalit kay Esteban ang mga tao, ang matatanda ng bayan at ang mga eskriba. Siya'y sinunggaban nila at iniharap sa Sanhedrin. At nagharap sila ng mga bulaang saksi laban kay Esteban. Ang taong ito, wika nila, ay walang tigil ng pagsasalita laban sa banal na templo at sa kautusan ni Moises. Narinig naming sinasabi niya na ang templo ay gigibain nitong Jesus na taga Nazaret na ito at papalitan ang mga kaugaliang ipinamana sa atin ni Moises.
tinitigan si Esteban ng lahat ng nakaupo sa Sanhedrin at nakita nila na ang kanyang mukha'y parang mukha ng anghel. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Mapalad ang sumusunod sa utos ng Poong Diyos. Mapalad ang sumusunod sa utos ng Poong Diyos. Kahit ako ay usigin at labanan ng pamunuan, itong iyong abang lingkod sa utos mo'y mag-aaral. Ang buo mong kautusan sa akin ay umaaliw. Siyang gurong nagpapayo sa lahat kong suliranin. Mapalad ang sumusunod sa utos ng Poong Diyos. Pinatawad mo ang aking mga gawang kamalian. Ituro mo sa lingkod mo ang tuntunin mo at aral. Ang lingkod ay turuang masunod ang kautusan. Sa utos mong mapangakit, ako na may mag-aaral. Mapalad ang sumusunod sa utos ng Poong Diyos. Sa landas na matuwid, huwag mo akong babayaan. Pagkat ikaw ang mabuti, ituro mo ang iyong aral. Ang pasya ko sa sarili, ako'y maging masunurin. Sa batas mo, ang pansin ko ay doon ko ibabaling. Mapalad ang sumusunod sa utos ng Poong Diyos. Magsitayo na po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Ang tao ay nabubuhay sa salita ng may kapal na pagkain kaniyang bigay. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Kinabukasan, nakita ng mga taong nananatili sa ibayo ng lawa na naroon pang isang bangka. Alam nilang si Jesus ay hindi kasama ng mga alagad, sapagkat ang mga ito lamang ang sumasakay sa bangka at umalis. Dumating naman ang ilang bangkang galing sa Tiberias at sumadsad sa lugar na malapit sa kainan nila. Kinainan nila ng tinapay, matapos magpasalamat ang Panginoon. Nang makita ng mga tao na wala na roon si Jesus, iyang kanyang mga alagad, sila'y sumakay sa mga bangka at pumunta rin sa Kapernaum upang hanapin si Jesus. Nakita nila si Jesus sa ibayo ng lawa at kanilang tinanong, "Tabay, kailan pa kayo rito?" Sumagot si Jesus, "Sinasabi ko sa inyo, hinahanap ninyo ako hindi dahil sa kababalaghang nakita ninyo, kundi dahil sa nakakain kayo ng tinapay at nabusog. Gumawa kayo hindi upang magkaroon ng pagkaing nasisira, kundi upang magkaroon ng pagkaing hindi nasisira at nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Ibibigay ito sa inyo ng anak ng tao, sapagkat siya ang binigyan ng kapangyarihan ng Diyos Ama.
Kaya't siya'y tinanong nila, ano pong dapat namin gawin upang aming maganap ang kalooban ng Diyos? Ito ang ipinagagawa sa inyo ng Diyos, manalig kayo sa sinugo niya, tugon ni Jesus. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiyo po muna tayong lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga minamahal kong kapatid. Narinig po natin sa ating mabuting balita yung mga taong naghahanap kay Jesus. Matapos po na sila ay pakainin, no, sa pamamagitan po ng milagro na tinapay at isda at silang lahat na naroroon, no, mga higit kumulang 5,000 na lalaki, hindi pa kasamang babae at mga bata ay nabusog, ay hinahanap nila si Jesus upang makasumpong muli, no, at masaksihan ng mga mabubuting bagay na kanyang ginawa. Pero higit dito, nais ipaalala ng ating Panginoong Jesus sa kanila at sa atin mga minamahal kong kapatid, no. Naturally kasi we are attracted, no, sa mga bagay na kamangha-mangha, no. Halimbawa kapag nananalangin tayo, tayo ay attracted sa mga answered prayers. Tayo ay attracted sa mga bagay na hindi natin inaasahan pero ibinibigay sa atin ng Diyos. Halimbawa, kagalingan sa ating karamdaman o kaya naman sagot sa ating mga panalangin at dasal. Pero mga minamahal kong kapatid, sabi ng ating Panginoong Jesucristo sa ating mabuting balita, kailangan nating gumawa. Hindi dapat tayo makontento sa mga bagay na kamangha-mangha at sa milagrong ito, sapagkat ang dapat nating inahangad at pinagbibigyan ng panahon at oras ay ang buhay na walang hanggan kasama ang Diyos. Kaya nga, sa mga pagkakataon, halimbawa, no, ng mga unanswered prayers, kunyari ang mga panalangin natin na walang sagot, o kaya naman ang mga sakit natin, no, ay walang kagalingan, ito yung mga pagkakataon at punto sa buhay natin na tayo'y dapat kumapit sa Diyos at magtiwala sa Kanyang pamamaraan. Sapagkat ang katotohanan, hindi rin naman tayo pababayaan ng Diyos at hindi natin mag-isang tatahakin ang anumang ating pinagdaraanan na hirap at sakit sa buhay. At malinaw po yan kay San Esteban na narinig natin sa ating unang pagbasa kung paano, no, ang taong ito, no, si Saint Stephen, kung paano sa kabila ng maraming pag-uusig, alam niyo po ba, wala naman talaga siyang kasalanan. Narinig niyo po, di ba? Ginawal lang siya ng istorya para siya ay pagkaisahan, no, at nang sa gayon ay batuhin at mamatay. At ganun din tayo mga minamahal kong kapatid. Kapag sinusunod natin ang kalooban ng Diyos kaysa sa kalooban natin at ng ating kapwa, tayo ay dapat na komportable na tayo ay gawa ng hindi maganda o kaya naman sabihan ng mga bagay, no, na hindi totoo. Bakit? Sapagkat ginagawa mo ang gawain ng Diyos. Matakot ka kapag ka kahit na anong ginagawa mong mali, walang naninita sa iyo. Ibig sabihin, totoo, pinagbibigyan mo din yung mga taong nakapaligid sa iyo. Pero matuwa ka at magalak kapag ka ginagawa mo ang kabutihan at maraming mga nagsasabi ng hindi maganda sa iyo o even gumagawa ng hindi maganda sa iyo. Bakit? Ibig sabihin yan, sinusunod mo ang kalooban ng Diyos. Sa mundong ito, mga minamahal kong kapatid, wala naman tayong kailangan i-please. No? Minsan kasi, binababaan natin yung standard natin sa mga tao na gusto nating i-impress o kaya naman gusto natin na magustuhan din tayo. Pero lahat ng iyan, mga minamahal kong kapatid, kahit na yung ating kapwa,
lahat 'yan mawawala, no? Pero ang matitira sa atin, no, ang Diyos, sa kahuli-hulihan ng mahalaga ay ang ating ugnayan sa Diyos. Kaya nga malinaw 'yan kay San Esteban, no? Pinasinungalingan man siya ng maraming tao, hindi siya tumigil sa pagpapahayag ng katotohanan sa ating Panginoong Hesus. Malinaw sa kanya, dumamas man ako ng paghihirap, ikamatay ko man ito, hindi ako kailanman magpapasinungaling, hindi ako kailanman magsisinungaling sa katotohanan ito, sapagkat ito ang tunay na makapagpapalaya sa akin at makapagpapalaya sa mga taong nakapaligid sa akin. Alam niyo po, kahit na maraming umusig sa mga Kristiyano, simula pa lamang ng una, hindi ito naging dahilan para tumigil ang pananampalatayang sinimula ng ating Panginoong Hesus. Isang pagpapatunay na ang mga bagay na ito ay hindi gawa ng tao. Maraming nagsulputang relihiyon, no? Iba't ibang mga henerasyon, pero pagkatapos namamatay ng kanilang founder, naglaho na lang din na parang bola. Pero tingnan niyo ang ating pananampalataya. Sa kabila ng pinagdaanang maraming mga iskandalo, mga bagay na hindi magaganda patungkol sa pananampalataya, na natiling matatag. Bakit? Sapagkat, no, ito ay binuo, ito itinalaga ng Diyos, at yung kanyang pangako na siya'y mananatili sa pamagitan ng Banal na Espiritu, no, ay natupad, no. Ito ay patuloy na natutupad sa atin. Kaya nga, ano yung ginagawa natin sa loob ng simbahan? Tayo'y naghahanda sa kanyang muling pagbabalik. Kaya nga po, mga minamahal kong kapatid, sa pagpapatuloy ng ating pagdiriwang, yan din po yung mga biyayang hilingin natin sa ating Panginoon. Hilingin natin na nawa ang ating buhay pananampalataya, ang lahat ng ating ginagawa ay magpalakas ng ating kalooban upang tayo'y parating manindigan sa katotohanan. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, ang Diyos Ama lamang ang makatutugon sa pagkagutom ng puso at spirito, kaya't ilapit natin sa kanyang ating mga pangangailangan. Panatilihin mo ang aming espiritu, O Panginoon. Panatilihin mo ang aming espiritu, O Panginoon. Ang simbahan naway pukawin sa mga kasapi nito ang pagkagutom at pagkauhaw sa tinapay ng buhay na walang hanggan. Manalangin tayo. Panatilihin mo ang aming espiritu, O Panginoon. Ate nawang maunawaan na ang mga kinasasabikan ng ating puso ay hindi matutugunan sa pamamagitan ng paghahanap ng makamundong tagumpay o kaginhawahang dulot ng mga material na bagay. Manalangin tayo. Panatilihin mo ang aming espiritu, O Panginoon. Ang mga nagsasayang ng kanilang panahon sa paghahanap ng kaligayahan sa maling paraan, naway matagpuan ang tamang daan ng buhay, manalangin tayo. Panatilihin mo ang aming espiritu, O Panginoon. Ang mga may sakit, naway makatanggap ng ginhawa at paglingap mula sa mga nangangalaga sa kanila, manalangin tayo. Panatilihin mo ang aming espiritu, O Panginoon. Ang mga namayapa, naway makaisa ni Kristo sa bagong buhay na hatid ng muling pagkabuhay, manalangin tayo. Panatilihin mo ang aming espiritu, O Panginoon. Mga minamahal kong kapatid, ating ilapit sa ating Panginoon ang mga personal nating kahilingan. Ipagdasal din po natin ang lahat na nagpamisa, lahat ng miling ng ating panalangin at ang lahat ng kaluluwas purgatorio.
Manalangin tayo. Panatilihin mo ang aming espiritu, O Panginoon. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mo sa amin ang tinapay mula sa langit bilang pagkain para sa aming paglalakbay. Patnubayan mo ang aming mga hakbang patungo sa daan ng katurungan at kapayapaan. Inihiling namin ito sa pamagitan ni Kristo aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Inupuri kita, Poon, sapagkat ako'y inubos. Napakaking napis sa buong magdamag, kapalit ay kalang. Nanggapin mo, O Panginoon, ang alay ng bayang nagdiriwang. Unan mong bigay ang alak at tinapay, handog ng pagkabuhay. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, paakyatin mo sa iyong piling sa kalangitan ang aming mga panalangin kalakip ng haing mga alay upang ang mga pinagindapat mong gawing dalisay ay maging marapat na makasali sa piging ng iyong pagmamahal. Sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tuning ang marapat ni ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Naghahaing walang humpay ang anak mong minamahal upang magkasalo-salo ang tanan. Sa piging ng iyong buhay, hindi na mamamatay ang anihain sa krus. Ang sa krus ipinako'y buhay lagi bilang andog. Kaya kaisa ng mga anghel sa awit na papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngala ng Panginoon. O sana sa kaitaasan, magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bagi niya pinagtiisang kusang loob na maging andog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mahalagaan at sinabi, tanggapin niyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na iyahandog para sa inyo. Gayun din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, huli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mahalagad at sinabi, tanggapin niyong lahat ito at inimin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo ni ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin niyo ito sa pag-alala sa akin.
Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarap at ito may isarap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magkasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabuhay kaya hindi ng lahat ng mga pumanaw. Kawa mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at paginapat kami lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa na mahal na Birheng Maria, ina ng Diyos, ng kabiyak na puso niyang si San Jose, kaysa na mga apostol at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagkupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak, aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos sa mga makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubilin naman na kagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Inihiling namin kami, Diyos, lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayos sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananibigan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayin mo aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala, pagkalooban mo kami ng kapayapaan, pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumairin. Magbigayin kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Mga kapatid, ito si Jesus, ang kordero ng Diyos, na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, mapalatay na anyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Pagsanggalang nawa tayo ng katawan at dugo ni Kristo para sa buhay na walang hanggan. Amen.
Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen. Pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig. Bago umalis sa harapan ng pari o lay minister, sumunod po tayo. Announcement. Mabibili pa rin po ang ating opisyal na imahen ni Jesus Nazareno. Ang mga ito po ay mabibili lamang sa ating Parish Finance Office. Ang malilikom po ng pondo ay gagamitin sa pagsasaayos ng ating Adoration Chapel at Baptistry. Maraming salamat po. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinagsala mo sa pagkabuhay ng iyong anak, ay papakinabangin mo lagi sa kanyang lakas bilang bungang masagana ng dulot mong pagliligtas sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sang katauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkang nagsisumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo mga daladala nilang mga imahen at dasalan. Sa pamagitan ng bendisyon na ito,
naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ay kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng mga pangyariang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Mayo kayong taglayang kapayapaan ng Pong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipinto ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong tinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iluluwalhati ka namin.